silang lahat ay nandito para matuto kung paano isagawa ang IEL. Kabilang sa maraming initiative efforts sa ilalim ng programang isinusulong na Total Member Involvement ng Iglesia sa Kabuuan, ay ang pagsusulong din naman ng IEL o yung Integrated Evangelism Lifestyle. At ngayon nga, sa pangungunan ng North Philippine Union Conference, ay ginaganap ang kauna-unahang IEL-NDR Summit dito sa Literature Ministry Seminary, Pugtong, Lipasiri. Magkakasamang dumalo at sumuporta ang mga leaders mula sa Southern Asia Pacific Division o SSD, mga administrators at mga directors mula sa North Philippine Union Conference o NPUC, sa weekend IEL-NDR Summit na ito, na dinaluhan naman ng higit 200 mga delegadong mga pastor, conference, mission at church leaders mula sa kabuuang teritoryo ng NPUC. Sa summit na ito ay maring ibinahagi ang kahulugan, kahalagahan at mga kaparaanan sa pagsasabuhay ng IEL na ayon sa NDR-IEL Coordinator ng Union ay mahalagang maipaliwanag ng simple upang mapalakas ang mga programang nakapaloob dito. Makikita natin na kahalagahan itong summit na ito ay dito'y naipipaliwanag nating simple kung ano ang ibig sabihin ng integrated evangelism lifestyle at saka ang kahalagahan na mapalakas natin ang mga programa ng pangangalaga sa mga bagong binyagan. Yung ating nurturing, yung discipleship, at saka itong tinatawag nating reclamation. So itong dalawang mga malalaking terms na dapat na maunawaan ng Iglesia dito sa summit na ito ay nililinaw natin. I-integrate na natin doon sa Patsilor. Samantala, bilang isa sa mga pangunahing lecturers ng summit na ito, layunin daw ng Vice President for NDR-IEL ng SSD na magbahagi ng mas mainam na pagkaunawa tungkol sa programang ito na tugma naman sa layunin ng Division at ng GC sa pag-abot sa mga tao sa buong mundo. The very purpose why I was sharing these important principles about NDR-IEL is, of course, one is for the church members and also church leaders to be fully equipped with better understanding how we are going to implement the program of the Southern Asia Pacific Division in line with the General Conference program in reaching the world. What we expect in the seminar is everybody will be equipped with knowledge and understanding. And through this, they will be able to be effective in their ministry. Kasiyahan naman ang naramdaman ng mga delegado at sila ay pinagpala sa pagdalo sa summit na ito. Masaya-masaya at hindi lang masaya kundi talagang na-bless ako at nalipap yung aking spiritual life na malaman kung paano lalo pang maging effective na mga paglingkod sa district bilang isang district pastor. Pag-uwi ko sa distrito, di may share ko kung ano yung natutunan ko. Nakasiyahan at mga katotohanan na natutunan ko sa lecture. Ako po ay sobrang nagpapasalamat na ako ay nakadalo sa summit na ito kasi ito po talaga nakita kong kailangan ng mga manggagawa ng iglesia lalo sa panahon ngayon na maraming kaluluwang dapat nating abutin sa sanlibutan at gayon din para maunawaan natin ang higit kung paano natin aabutin at tutulungan ang kahinaan ng ating mga kapatid sa iglesia. So ako po ay talagang napagpala at ako ay nagpapasalamat. Sa commitment ceremony bago matapos ang summit, ay sumulat ang mga delegado sa kani-kanilang mga commitment cards bilang tanda ng kanilang pagtatalaga sa pakikisangkot sa gawain ito ng IEL. Dahil nga sa mga lectures na ibinahagi at ilang mga activities na napaloob sa summit na ito, ay naintindihang mainam, simple at malinaw
ang mga kaisipan at mga kaparaanan na magsusulong sa IEL, na ito ay maging epektibong estilo ng pamumuhay na maging daan sa paghatid ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Brenny Strito nag-uulat para sa Hope Today.